Ang wealth o kayamanan ay napakalaking usapin at madalas na pulutan ito sa bawat kwento ng Pinoy. Kasama sa mga kwentong yaman natin, kadalasan ang mga mayayamang negosyante, mga celebrity, politiko at marami pang iba. Pero ang video natin ngayon ay nakasentro sa mga mayayamang bata sa Pilipinas. What's up, InfoMarkers? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kayamanan na may kinalaman sa pera, karangalan at mga properties. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa InfoMarks para manatiling updated sa ating mga videos. Bago tayo tuluyang magsimula, shoutout kay Gian Mohar. Salamat po at kung gusto mo ring ma-shoutout sa susunod na video natin ay mag-comment lamang sa comment section ng ating video. Kadalasan, ang pumapailan lang na mga pangalan sa larangan ng sukatan ng yaman sa Pilipinas ay ang Pamilya Villar, si Gokong Wei. Pero sa video na ito ay pag-uusapan natin ang siyam na pinakamayamang mga bata sa Pilipinas. Palala lamang, InfoMarkers, na ang bata na tinutukoy natin dito ay ang classification na mula sa youngster hanggang sa mga early adult na kategory. Ang ating listahan ay base sa listahan ng Esquire Magazine. Panoorin ang buong video at ating halongkatin ang yaman na taglay na mga batang ating itatampok. Number 1, Casey Del Rosario. Marahil ay hindi mo masyadong kabisado ang pangalan na ito. Ang listahan natin ay hindi kumpleto kung hindi siya kasali. Siya lang naman ang anak na babae ng prinsipe ng Brunei na si Prince Jeffrey Bolkia at si Evangeline Del Rosario na isang Filipino. Masasabi nga natin na talagang dugong bughaw si Casey. Mayroon siyang mansyon sa Forbes Park at sa taglay na karangyaan dala na rin ang kanyang pagiging creative, isa rin siyang fashion icon. Number 2, Dominic Cuanco. Siya ay anak ni Gretchen Barreto at ni Tony Boy Cuanco na isang business tycoon. Si Dominic Cuanco ay laman ng mga headline at kadalasang makikita sa mga cover magazines. Bukod sa tinatamasang yaman at katanyagan, siya rin ay ubod ng talino. Siya ay gumraduate na magna cum laude sa Fashion Institute of Design and Merchandising sa California. Bago rito, siya rin ay nag-aral ng fashion design sa Instituto Marangoni sa London. Number 3, Daniel Miranda. Marahil nakilala mo siya matapos na sumabog ang social media dahil sa revelasyon sa relasyon niya kay Sofia Andres. Kamakailan lang ay nagkaroon na nga sila ng anak. Si Daniel Miranda ay ang sinasabing tagapagmana ng tanyag na Luelier. Siya ang sinasabing tagapagmana ng pinakamalaking pawn shop chain sa buong Pilipinas. Siya ay isa ring racer at naka-race na siya sa mga bansang Singapore, Indonesia, Macau at marami pang iba. Number 4, Rocio Zubel. Dahil sa anak nga ng mga angkan ng negosyante, si Rocio Zubel ay kabilang sa pinakamayamang bata sa Pilipinas. Siya ay anak ni Iñigo Zubel na ika-number 18 sa listahan ng Philippines sa taong 2020. Ang kanyang ina ay si Maricris Cardenas Zubel. Sa kanyang Instagram post, makikita ang tinatamasang karangyaan ni Rocio. Naroroong makikita ang mga properties nila sa Pinas at abroad at mga family vacation houses. Number 5, Alili Laude. Sa ating listahan, siya talaga ang maituturing na kid talaga. Siya ay anak ni na Philip and Small Laude. Dahil sa taglay na kayamanan ng kanyang pamilya, siya ay nag-i-enjoy din sa mga natatamasang kasikatan, spotlight, at mga perks sa real estate, Chanel handbags, at marami pang iba. Number 6, Sandro Marcos. Pangalan pa lang, hindi ko na kailangan na ipakilala pa ang ating pang-anim sa listahan ng pinakamayamang bata sa Pilipinas. Si Sandro ay ang anak ni Bongbong Marcos at Liza Araneta Marcos. Hindi maikakailan ang isyu ng ill-gotten wealth ay kinakabit pa rin sa pamilya Marcos. Pero, regardless sa kung anong isyu, si Sandro Marcos ay hindi maikakailang galing sa mayamang angkan
kaya hindi maikukubling may yaman din siya. Number 7, Dian Saranilla. Ang pangalan niya ay hindi gaanong pamilyar pero mas kilala siya bilang debutant sa SM Mall of Asia Arena. Kung hindi niyo natatandaan, siya ang babaeng nag-celebrate ng kanyang Asian birthday o debut sa MOA Arena na may 15,000 seating capacity. Siya ay napabalitang gumastos ng 4.7 million pesos para lamang sa kanyang kaarawan. Number 8, Jemuel Pacquiao. Sino ba ang hindi nakakilala sa kanya? Siya lang naman ang anak ng boxing champ na si Senator Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao. Sa kanyang social media, ma-update ka sa kanyang piniflex na mamahaling gamit gaya ng pagmamayari niyang Chevrolet na sasakyan na 8.5 million ang halaga. Kasali rin ang kanyang show collection at marami pang iba na nagpapatunay na talaga ngang isa siya sa mayayaman na bata sa Pilipinas. At ang panghuli sa ating listahan ay si Melka Romero. Ang kanyang magulang ay ang port tycoon na si Mike Romero. Si Melka Romero ay kilala bilang may-ari ng restaurant. Siya ay 19 years old nang magbuka siya ng sarili niyang restaurant. Mayroon siyang beverage at food empire na Sushi Nuri, Miss G, Drink at marami pang iba. Ikaw, InfoMarkers, gusto mo rin bang mapasali sa listahan ng pinakamayamang bata sa Pilipinas? Mag-comment lamang sa ibaba. That's all for this video, InfoMarkers. Maraming salamat sa iyong panonood. Kung gusto mong ma-shoutout sa ating susunod na video, mag-comment lamang sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please consider subscribing, pakitap ng subscribe button, at pakihila ng notification bell para man-notify ka sa ating next uploads. Hanggang dito na lang. See you again next time.